At kognay pa rin, Sentol, ng tensyon sa Middle East ay nasa linya na po ng ating komunikasyon si Assistant Secretary Robert Ferrer Jr. ng Office of Migration Affairs ng Department of Foreign Affairs. Magandang umaga po, ASEC! Yes, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Opo. Sir, opo. Magandang umaga, ASEC. Maganda. Magandang umaga. Magandang umaga, Senator. Morning, good morning. So ano po ang latest natin ngayon, ASEC? Yung bang i-airlift naman mula sa Beirut, kailan mapupunta dito yung 111? Dalawang good news po, no? First is nag-reopen yung General Services Ministry ng Lebanon. Sila yung in charge po sa immigration. And another good news is the flights have reopened. So the airport is open. So far, only one airline po ay nag-ooperate, yung Middle Eastern Airlines. And yung latest na balita ni Ambassador Balatbat is the Philippine Embassy is working out the final details nga for a chartered flight. Okay, a chartered flight to fly to Beirut and bring home our applicants for voluntary repatriation. Less than 500 po ito, ano po? Kasi yung iba, they changed their mind. I do not know why. So the chartered flight is tentatively scheduled po on 15 October. Malapit na. 15 October. Ano yan? Araw ng Martes. Let's pray po for na yung flight hindi maantala. Let's pray po for safe flight zones over Beirut. Malatining bukas ang paliparan doon ho sa dyan ho sa Lebanon, ASEC. Amen po. Amen. ASEC, kamusta naman po yung inyong monitoring sa iba pang bahagi ng Middle East na nakakaranas din po ng tensyon, kagaya po sa Israel at dyan po sa... Wala na pong mga Pilipino sa Gaza, no? We understand, ASEC? Yun yung baptism of fire ko po last year, kasama si Yusek Eddie Vega. So 137 po ay nakauwi from Gaza, including the last Filipino. Ayaw niyang sabihin yung pangalan niya. Madre po yun, ano? Member po siya nung isang religious order. Mm-hmm. And she was very heroic. And okay na po lahat. In fact, meron po tayong little community of Palestinian refugees dyan sa Quezon City. Mm-hmm. Sa Israel, kamusta ho inyong monitoring, ASEC? 30,000 po ang kababayan natin sa Israel, and we have not received any reports from our embassy in Tel Aviv na may nasugatan o namatay na Filipino national in Israel. So pag pinapakinggan niyo po yung official pronouncements ng Israeli government, the Iron Dome system, the Arrow missiles, the Sling system, in coordination with United States forces in the vicinity, were able to intercept many of these incoming missiles na from Iran. And yun po, let's pray na that system holds, because we have 30,000 Filipinos. And I would like to repeat what we said po sa ibang news agencies na there is no request for mass repatriation from Israel. What's going on po, kagaya po nung gulo nung Hamas attack sa Israel noong October 7, is there is a routine repatriation conducted by OWA, by DMW, by the embassy, dahil dun sa mga nawalan ng trabaho, nagsaray yung hotel, tapos na yung contract, etc. So, but we are monitoring daily, and we are getting updated reports naman po. Mm-hmm. So, kumbaga parang masasabi pa po na kontrolado ang sitwasyon doon ho sa Israel? Yes, according to the Israeli government. May embassy po ang Israel dito, as you know. And on October 7, I think they will have a commemorative event in honor of yung dalawang namatay na Pilipino sa pinatay ng Hamas, ano, si Aguirre at si Asidre. So, let's pray for peace, mga kababayan. Opo. And then, sir, may mga Pilipino na ho na naghayag din ng kagustuhan from Israel na umuwi na ho ng Pilipinas?
Ayun nga po, yung not because of fear dahil doon sa attacks from Iran, but as I said, yung routine repatriation, ongoing po yan since October 8 last year. Dahil routine repatriation, oho. Doon ho sa Lebanon? Yeah, doon ho sa Lebanon, ASEC, hindi pa po kinakailangan ba na magpatupad ng alert level 4, mandatory repatriation? Salamat po sa inyong tanong. Meron po tayong one country team in Lebanon, in our embassy in Beirut, led by the ambassador who's a seasoned career diplomat, and he consults all members of his OCTA, yung migrant worker attaché, yung OWA attaché, and he's in consultation with the other ambassadors in the region, sa Tel Aviv, sa Amman, Jordan, sa Tehran, where we also have 2,000 Filipinos. And whether it will be alert level 4 will largely depend on his assessment, si Ambassador Balatbat, and recommendation. Kasi sila po yung on the ground. Kailan ho yan, ASEC? Posibleng. Kailan nyo po inaasahan yung recommendation na po yan na manggagaling po doon sa ating veteran, nagpadala na ho kayo ng veteranong diplomat. Kailan nyo po inaasahan yan, sir? Well, alert level 3 na po ang Lebanon, ang Beirut, since October 8, the day after the Hamas attacks. So, 7,000, almost 11,000 Filipinos there in Lebanon. By law, legally speaking, they are not even supposed to be there because alert level 2 po ang Lebanon since 2006. So, by law, there should be no deployments of Filipinos in Lebanon precisely because of the potential conflict there. Yung alert level 4 naman po, hindi pa ho dinideclare ni Ambassador Balatbat, but he and his team are behaving and acting as if alert level 4 is already in place. But since we are a democracy in the Philippines, we are also a democracy abroad. So yung 11,000 po, the community council leaders, kinukonsulta po ni Ambassador Balatbat, and hindi pa ho nagbago yung story nila, unanimous, they do not want alert level 4. And at the risk of Ambassador Balatbat becoming unpopular with the Philcom in Lebanon, he cannot force them into the planes or kaladkarin niya sa mga sa airport or kung vessel ang gagamitin ng Philippines, which is only one option. So he has to consult them. Paano pala, ASEC, yung mga Pilipino na nakapangasawa doon sa Lebanon na gusto ring isama yung kanilang mga pamilya pauwi ng Pilipinas? Kagaya nung sa Gaza dati, meron na ganun tayo mga sitwasyon sa Gaza noon, 150. Paano yun, ASEC? Yes, sir. Yung spouses nung sa Gaza, so nandito na po sila, di po ba? So yung iba na hihirapang mag-integrate po sa ating sosyedad. Yung mga who have no memory of the Philippines but are adults and they are Filipino citizens but they don't speak Filipino. It was their first time in the Philippines last year, so they are having difficulty integrating. Yung spouses po ng mga Filipinos in Lebanon, I have not seen a request from any spouse na iuwi niya ang sarili niya at saka yung Lebanese spouse niya. In fact, the opposite is happening. The spouses are staying in Lebanon. Some of them, we were advising them na bakit hindi na lang kayo lumipat muna sa northern Lebanon, which is untouched by the war. So it's like yung western countries, they're warning about, they're giving travel advisories about the Philippines. Huwag kayong pumunta dahil nagkakaputukan sa Marawi at that time. But it was unfair because the rest of the country was safe. So ganun po yung Lebanon ngayon, localized po yung conflict in southern Lebanon and in this southern Beirut neighborhood of Dahiya na stronghold po ng Hezbollah. Opo, okay po. Centol? Ay, at mag-ingat-ingat lang po. Siguro, ASEC, at mahaba-haba pa ito kasi kanina yung nasabi ko, hindi na lang doon sa mga missiles ang ano, meron din ang mga street violence na. Ang tinutukoy ko naman, yung nangyari kahapon sa Tel Aviv kung saan merong nanaksak at namaril na Hamas. So, ingat-ingat po tayo, pati ating mga kababayan. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa usapang tol, ASEC Robert Ferrer.
Okay, sir. We will send the message to them po. We'll convey. Maraming salamat. Narinig po natin si ASEC Robert Ferrer Jr. ng Department of Foreign Affairs.